Hello guys, panibagong tutorial naman po tayo about po dito sa ZLT STNG. Ayan po yung model nya, ZLT STNG. So problema po nito, wala po siyang power. Yun po. Yan. So wala siyang power. Ayun, try po natin siyang baklasin, tsaka hanapin po natin ang paraan para sana maayos po natin to. Try po natin siyang baklasin, tsaka hanapin natin sa tester. Ayun po. So pakita po sa inyo na may power po yung source natin. Ito po yung supply nya, may power po to. Try po natin i-tester kasi wala akong digital, nasira po yung DIY na digital ko. Try na lang natin sa analog. Lagay ko po siya dito. Yan, nasa gitna po siya yung positive, tapos sa kabila yung negative. Ayan po, gagalaw po yan. Ayan. Pag dinikit ko po siya, gagalaw po yun. So, may power po talaga yan. Kuha lang po ako ng isang modem. Ito po. Model po nito is ZLT P21. So, try natin. Kasi good yung charger eh. Pero try lang natin. Try natin cell pack. Tsaka yun, power siya. So good na good yung source natin sa supply. So ngayon, subukan natin hanapin yung problema nito. Silti. Ngayon, kahit i-switch on ko siya, wala siyang power. Ayan. Problema po nito is sabi po ng kaibigan ko na sealer din ng modem. Shout out po pala kay Sir RB dun. Yun. Isa po yung legit sealer ng mga modem. Tsaka source ko po yan sa mga modem. Shout out. To subukan mo natin ayusin yung itong problema. Sana makaya po natin kasi yung sabi niya na nagkamali siya ng source, nalagyan niya yung 24 volts yung modem niya. Akala niya 12 volts yun pala, 24 volts. So 12 volts lang to eh. Kahit dito nakalagay po yan sa may yan, no? 12 volts 1 ampere. So nagkamali siya, yung nasaksak niya is 24 volts. Kaya sigurado ako nasa 99% maayos natin 'to. So buksan ko na po yung modem, tsaka hanapin natin sa tester. Lagay ko lang pong video. Tanggalin ko lang po siya.
Ayun. So natanggal na natin. Yan. So try natin hanapin sa tester. Lang. Ngayon, ito na po siya. Tanggal ko na po 'yan. Try po natin siyang hanapin sa tester kasi wala siyang power. Lagay ko lang siya. So let's try natin yun. So wala talaga siya eh. Try muna natin yung tester ko. Nahihirap kasi walang kamera eh. Walang anong tawag nito? Walang lagayan ng kamera. Hirap na katik-saktik na. Lagay po natin sa dito 50 DC volts 50. Try natin isa-isahin yung diode. Palagay ko kasi nasa diode to eh. Kasi medyo dito nagiinit. Yun o. So ayun, kaludi. Wala siyang meron siya pero ayun, parang ibang takbo ng diode niya. Ayun o. Hindi siya mapalagay sa 12 volts eh. Minsan bababa. Ayun, wala na din. Minsan meron, minsan bababa. Yan, minsan meron, minsan wala. So sa kabila naman, kasi ito yung una eh. Ito siya eh, yung una. Yan. Ito yung una, kumbaga first siya galing dito. Try natin itong, kasi kung hindi ko siya tanggalin, hindi ko rin matitesto kasi ito yung una eh. Yan ito. Kaya try muna natin siya unahin. Ito yun. Try muna natin siyang unahin. Yan. Try ko muna siyang iangat yung isang paa. Tapos try ko yun kung oo na ba siya. No. Kasi walang iba eh. Wala akong ibang suspect. Diyan lang eh. Dito lang talaga eh. Dito. Good naman yung iba. Yung iba kasi nito, ito pag hindi ko kasi tinanggal to, madadamay kasi yung iba. Kasi yung daloy ng kuryente niya, hindi siya papasok dito kasi ito yung nagpo-protect. Kumbaga ito talaga yung unang sira. Yung kung halimbawa magkamali ka nito ng lagay ng source, ito yung unang masisira. Kaya ito muna ang unahin natin. Yung sa ng tawag nito, diode ba to? Yan, ito. Iangat ko muna yung paa. So pag naghihinang kayo nito, ingat lang. Tanggalin mo natin yung source. Gasha.
Ayun, natanggal na natin. Tanggal na po siya. Ginisin ko na lang muna. Para walang nagkadikit. Yan. Successful po. So ngayon, natanggal na natin po yung ito. Ito po yan. Ito siya yan. Kumbaga yan yan yung diode. Yun, dito po yan nakalagay. Dito, ganito po yan. Ganito. Dito po siya nakalagay. Yan yung sa kabilang paa. Dito yung sa kabila. Tayo muna natin isalpak sa source niya kung papawala na ba siya. Try kong i-switch. Ito yung switch. Yun. Umilaw na po siya. Yan yun pala. Ito lang pala yung sira. So, pwede naman to kahit walang ganito. Pwede mo lagyan ng diode na yung binibinta sa electronics. Pero sa akin, hindi ko na pinalitan kasi wala akong makunan. Tsaka malayo sa amin yung electronics store. Kaya tinanggal ko na lang siya. Pero tsaka pwede naman siya. Yung problema lang nito is pag tinanggal mo to, huwag ka na lang sanang magkamali na lagay ka nito ng 24 or mataas sa 12 volts. Kasi pag mataas yung nagkamali ka ulit, malamang susunugin niya na to yung ibang parts nito. So malamang mahirapan na tayong mag-ayos nun. Kumbaga yung purpose nito is switch. Yan. Kaya na, importante din to. Pero sa akin kasi alam ko naman yung voltahe nito. Kaya talagang nag-steady ako sa 12 volts. Yun sa iba sana. Pag natanggal nyo to, wag kayong magkamali na maglagay ng source na 12, pataas ng 12 volts kasi talagang masisira na to kasi wala na siyang protect eh. Okay na po siya. So, yun. Try ko switch on. Ayun, nag-iilaw na po siya. So, okay na po yung CLT STG natin. Ito lang pala. Sa mga nagkamali, iba po yung sa firmware. Sa firmware po, pag nagkamali kayo na ma-upload. Hindi po yung ganito yung sira. Ah. Yung sa mga ganitong sira, kumbaga halimbawa, wala kayong ibang ginalaw. Yung sa halimbawa, nabigla lang pumatay yung modem nyo or check niyo muna sa supply or nagkamali kayo na nabaliktad niyo positive negative or ano ba? Yung check niyo to, pero pag sa firmware iba 'yon, hindi 'yon sa hardware. Nasa software po yun. So, yung ginawa ko ngayon is yung sa hardware po. Kumbaga, nagkamali kayo or na abutan kayo ng burnout tapos hindi na siya nag-on after. Yun. Pero sa firmware, iba po yun. Hindi na yun dito sa loob. Nasa software na po yun. Dalawa kasing posibilidad na pwede makasira nito eh. Hardware at saka software. Kung nagkamali kayo ng upload tapos hindi na siya nag-on, malamang yun. Pero kung hindi kayo, wala naman kayong ginalaw, tapos bigla lang siya namatay, malamang hanapin nyo na po siya kung saan dito. Pero ito po yung common cause niya. Yun. Sana nakatulong ako sa mga gamodin po natin. Kunti lang po to. Kunti lang kaalaman. Yun lang po. Shout out po sa may-ari nito. Salamat.